What's up, mga kapaparudre vlogs ko? Naandito naman po tayo para po sa panibagong topic na naman po na ating pag-uusapan. Pero bago po ang lahat ay kumustahin po muna natin ang bawat isa. Kumusta po kayo sa inyong araw-araw na pamumuhay, lalo na po sa buhay pagmamaneho na kagaya ko pong mga driver. Ano ang performance mo sa kalsada? Wala ka bang nagrabyado? Wala ka bang kinat na nagalit at naging dahilan para ikaw ay magpasigsag-sigsag, magpatakbot, magpasingit-singit dahil sa nais mong takbuhan? So, para ka lang pong kumuha ng multo na kinatatakutan mo. Kung nag-drive ka ng matino, hindi po yun mangyayari o hindi mo yun gagawin. Kaya, disiplina na tayo guys sa pagmamaneho dapat. So ngayon, ang isang magandang pag-uusapan natin is dahil sa malapit na ang pasukan ay ang tinatawag na online class or module class. Gaano ba ito at paano ba ito makakatulong sa buhay na kagaya nating mga driver? So, napakalaking bagay po ng online class na yan. Mamaya pag-uusapan po natin kung bakit at malaki ang advantage na nauso ang online class na yan. Dahil yan po talaga ay tunay na delikado sa ating mga driver kung sakali na hindi po nagkaroon ng online class at nagkaroon lang ng pasok talaga araw-araw. Pero bago natin puntahan yun, kung ikaw ay hindi ko pa kaibigan at napadaan ka sa aking video ngayon na ako ay nagtuturo ng patungkol sa buhay pagmamaneho, ay wala ka pong ibang gagawin kundi paki-subscribe ang channel ko and isabay mo na rin po ang notification bell upang nang sa gayon ay notified ka sa lahat ng mga videong gagawin ko pa. And paki-like kung nagustuhan mo ang paliwanag ko and paki-share din po sa iba upang nang sa ganun alam nila ang advantage ng pagkakaroon ng online class. Tara, puntahan natin. Nang nag-umpisa po ang tinatawag na lockdown ng dahil sa pandemic na yan na ating naranasan nung nakaraang Marso nitong taong ito, ay nawala po ang klase. Ang mga bata ay hindi na nakapag-aral dahil nga po sa tinatawag na kailangan ng social distancing or kailangan na maiiwas doon sa tinatawag na alam mo na kung anong sakit daw yun na kumakalat. So, nang magkaroon ng desisyon para lang magkaroon uli ng klase o ng pasukan, yun nga po, online class na ang kinalabasan. So, gaano ba ito kaimportante itong online class? Sa totoo lang guys, kapag may pasukan ako, kabado ako. Bakit? Kasi isipin mo ang mga pumapasok, elementary or yung mga nursery, kinder, ganyan, high school, alam naman natin na yung mga yan ay mga malilikot pa. So, kung may pasukan po, hindi ka po pwedeng magpabara-bara ng takbo pag nasa eskwelahan ka, dumadaan. Bakit? Kasi po, once makasagi ka ng bata dyan, napakalaking problema po niyan. Napakalaking responsibilidad ang kakaharapin mo once na ikaw ay makasagi ng bata o estudyante. Kaya, maganda na po itong nagkaroon ng
online class. Hindi maiiwasan, lalo pa ang mga elementary student, mga malilikot talaga yan. Tapos minsan, takbo-takbo pa yan dyan sa kalsada, sa labas ng kalsada. Which is kahit 30 na nga lang yung takbo mo, kasi yun talaga naman ang required sa school, ang 30 ang takbo lang dapat once nasa school ka, meron pa nga dyan minsan 20. Pero baka mamaya malingat ka, yung bata sumalubong sa'yo nang hindi mo inaasahan. Or else baka biglang sa katatakbo, mapasok sa loob ng sasakyan mo dun sa may truck. Eh katulad yung truck naman yung dala-dala ko. So, nakakatakot, di ba? Mga bagay na hindi natin inaasahan. Yan po ang isang saging dahilan kung bakit hindi ako nag-drive after kong nag-driving school. Kasi yan po ang aking pinag-isipan. Magda-drive ba ako? Eh, baka mamaya ganyan ang mga mangyari. So, walang mangyayari. Wala kang dapat sisihin doon. Kasi bata yun. Kahit pasabihin nating mali sila at tama ka, mali ka pa rin. Yun po ang problema doon. Kaya hindi ko alam kung magpapasalamat ako sa tinatawag na pandemic na itong nangyaring ito dahil sa nagkaroon ng online class. Pero kung ako po ang tatanungin, mas gusto ko po tuloy-tuloy na lang talaga ang online class. Kasi yun nga po, kahit papaano, wala kang gaanong pinangangambahan na bata na iyong maaring masagi or maaring saya siya ang sumagi sa'yo, rather. Kumbaga, kasi kahit malayo na yan sa school, kung halimbawa galing ng school, hindi na iwasan maglalaro yan, nagtatakbuhan yan. Eh paano kung, yun nga, magkaroon ng aksidenteng ganun? Wala ka pong laban talaga. Once na bata na ang iyong nasagi, wala ka pong laban dyan. Sa totoo lang, matik yan. May kaso ka po dyan. Unless na lang, kung pag inilaban mo, ay kahit papaano, may matibay talagang ebidensya na siya nga talagang may kasalanan, eh paano kung wala? Kahit na, sabihin natin may ebidensya ka na siya ang may kasalanan, isa lang din naman na sasabihin sa'yo dyan ang ano eh, husgado eh. Ba't hindi ka nagdahan-dahan? Alam mo na palang may bata. So, paano ang gagawin mo? Diba? Kaya, sa buhay po namin mga driver, sa totoo lang, yan po ang isa sa pinangangambahan namin, yung mga bata. Kung high school okay, ay college okay lang. Kung high school medyo okay, okay na rin. Yung mga fourth year. Pero kung mga first year pa lang, medyo malilikot po po talaga yan. Eh, minsan nga, meron akong dinaanan dito, somewhere in Santa Ana, na muntik lang namin silang masagi dahil sila naman ay nasa gitna. Anong busina namin, hindi naman sila talaga tumatabi. Eh, syempre, dumadaan kami, iningatan lang namin. Kaya alam, muntik na rin talagang masagi. Alam nyo ba ang ginawa? Yung ball mirror na sasakyan namin, binato. Buti nga hindi yung windshield eh. So, wala kami magawa. Una-una, hindi kami taga doon. Kaya po guys, nang sabihin nila na online class na at module, kumbaga, na lang ang klase, medyo natuwa ako. Kasi, wala ka nang gaanong pag-iingat ang estudyante na baka isang araw, hindi mo inaasahan, pag alis mo na okay, hindi mo inaasahan, nakasagi ka ng bata. Okay lang makasagi ka ng may edad eh. Walang gaanong ano yun eh. Pwede pa pating masabi natin na doon ay kung sino ang may kasalanan, kung siya ang may kasalanan, pwede ka parang. Pero pag bata talaga, matagal po yan na ano. Matagal pong proseso yan. Napakatagal yan. At baka sa bandang huli, talo ka pa. Kulungan ng bagsak mo. Nakakatakot, di ba? Kaya sa mga, payo ko sa inyo, no? Sa mga bago pa lang na gustong magmaneho, magdesisyon ka muna, katulad ko. Nung ako ay nagtapos ng driving school at naipaliwanag sa akin ng instructor ko ang patungkol dyan sa bagay niya. Nag-desisyon ako, nag-isip ako kung magdadrive ba talaga ako. Mag-isip po kayong maigi. Dahil ang pagmamaneho ay yan po ay isang responsibilidad o obligasyon. Once na ikaw ay nasa kalsada, may hawak ka ng manibela, mayroon ka pong tinatawag na obligasyon. May tinatawag ka pong responsibilidad. Responsibilidad mo po yung mga tao o kapwa mo sa sakyan. So, lalo na kung tao, di bali okay lang na makasagi ka ng sasakyan eh. Kasi, pera lang yun eh. Kahit pa paano mababayaran. Pero pag tao ang nasagi mo, lalo't bata, nako, mahirap po. Yan, talagang
may paglalagyan ka. May konti akong share sa inyo, no? Na, ano, kasi, noon, ang sinabi sa amin ng instructor namin, ay, once na ikaw nakasagi ng bata, kung iyan ay hindi namatay, ay mula sa araw o na school level until college, gagastusan mo yan. So, ang hirap, di ba? Hindi mo naman anak, gagastusan mo. Eh, paano kung marami kang anak? Oh, di ba? Dagdag pa yun. Kaya ang iba, ang ginagawa na lang ng iba, ayun nga, tinutuluyan na lang para yung ano na lang ang babayaran. Pero, makonsensya ka naman. Bata yun eh, di ba? Makonsensya ka kung ako sa kalagayan ng isang kagaya mong driver. Kapag bata, makonsensya ka naman. Kasi mamaya, paano kung sa anak mo mangyari yan? Tandaan mo ang karma ay laging nandyan. I hope so guys na meron kayong natutunan sa aking mga sinabi, sa aking mga itinuro, tutorial ko ngayong araw na ito. Lalo na po dito sa pag-uusap na online class, gaano ba kahalaga o kaimportante sa buhay nating mga tsupero, sa ating mga driver. So, naasahan ko po na inyo pong nasubaybayan at nagustuhan po ang aking pagpapaliwanag na ito. At kung meron po akong hindi na ipaliwanag, ay baka po on the next ay itopic po natin. So, paano po? Sana po ay nakapagbigay po ako ng kaunting kaalaman sa inyo o nakapagbigay ng karagdagang kaalaman sa inyo patungkol po dito sa tinatawag na gaano ba kaimportante ang online class sa ating mga driver, lalo na po sa mga estudyante, sa mga elementary students and high school students na talagang lubha naman talagang delikado kapag ka oras ng pasukan tayong mga driver ay kabado kapag oras talaga o araw ng pasukan. So kung kayo may katanungan pa at may mga nais pa kayong malaman patungkol sa tinatawag na safety driving tips na isa lamang po ako sa nagtuturo niyan, ay wala po kayong gagawin, just leave your comment down below. And kapag nabasa ko po yan sa aking comment box, ay akin po yung sasagutin sang-ayon sa aking makakaya o sa abot ng aking makakaya. Pero kung hindi ko alam, hindi ko po sasagutin. Pasensya na. Mahirap sumagot ng isang tanong na hindi mo naman alam kung ano ang sagot. Mahirap ang tinatawag na hula-hula. Mahirap yan. Kaya hindi ko po yan sasagutin. So kung kayo ay may natutunan sa aking tinapik ngayong araw na ito, kung kayo ay may nadagdagan ng kaalaman at nagustuhan po ninyo ang aking video tutorial ngayong araw na ito, ay wala ka pong gagawin kundi paki-subscribe ang channel ko and isabay mo na ang notification bell upang nasa gayon notified ka palagi sa lahat ng mga video ang gagawin ko pa. And paki-like and paki-share din po sa iba upang nang sa ganun malaman din po nila ang kahalagahan ngayon nitong online class sa buhay nating mga driver. So paano? Naandito na naman po tayo sa ating paulit-ulit na paalala. Makulit na kung makulit. Ang mahalaga ay may nagpapaalala po sa atin sa bawat isa. Sa ako lang ang kaalaman, discretion aksidente ang ating maring kantungan. Kaya po narito ang aking channel at ang aking mga nalalaman ay aking isinishare upang kayo ay maturuan at matulungan. Hindi man po ako ganong kagaling, disclaimer lamang po. Pero I hope so na nakakapagbigay po ako sa inyo ng impormasyon. Paano? This is your Papa Rodri Vlogs. Nagsasabi po sa inyong hasta la vista, baby. Mwah. See you on my next vlog. God bless. Ingat-ingat po sa pagmamaneho sa kalsada. Magkaroon po ng disiplina upang nang sa gayon ang ating pagmamaneho ay
laging masaya at iwas disgrasya. God bless. Bye-bye.